Hello everyone, welcome to our YouTube channel, and it's early in the morning but it's already hot here in Baguio. So talagang summer is here, and mapapansin natin na most of our succulents are growing bigger as usual. So it's their growing season, kaya talagang mas mabilis na lumaki yung ating mga succulents, especially if you are located here sa highland areas and hindi umulan ng almost 1 month na, I think. And so most of our succulents are colorful, but at the same time nga, they are also looking dehydrated. So let me give you an example of some of the succulents na showing signs of dehydration na. Ayan o, so medyo wrinkled na yung kanyang mga leaves, and also including itong ating Faucaria tigrina. Ayan siya. So hindi lang siya basta wrinkled, talagang pag dehydrated yung ating mga succulents, lumiliit rin sila. So mapapansin niyo yan, parang the last time you check, ang tataba nila, then now that they are dehydrated, medyo parang lumiit sila. It's because we have to water them. Another thing is this one, talagang we've been busy for the past weeks, and ngayon lang natin napansin na yung ating dinner plate, ayan, is talagang na-sunburn yung isang part na constantly exposed sa direct sunlight. Yan, so it doesn't mean na nasa Baguio tayo is hindi na masasunburn yung ating mga succulents, so that's something that we need to watch out for this summer season. Kaya ilalagay ko muna siya dito sa ating bright and shaded area kasi hindi niya kaya ang full or direct sunlight. We have itong parang arrangement natin before, hindi ko pa rin sila nadiligan, but we have to water them as soon as possible. And dahil hindi umulan ng sobrang tagal, makikita ninyo na yung mga succulents ko medyo maalikabok na sila. So ayan o, up close you would really see, lalo na na nagpapagawa yung ating kapitbahay, and so punong-puno talaga sila ng dust. So that's something na kailangan nating matanggal naturally sana pag umulan, pero I think there's no any sign na uulan soon. So I guess we have to water itong ating mga succulents directly sa kanilang pinaka-leaves para mahugasan naman itong mga nag-collect na dust sa kanila. But at the same time, since hindi nga umulan ng matagal, ayan, napakaganda ng tignan ng ating mga succulents. And siguro next month, I will be making a vlog about stressing yung ating mga succulents. Kasi sa ngayon, what we are seeing right now is just, kumbaga, hindi pa talaga ito yung pinaka-full colors nila pag na-stress sila. So, since medyo pahapon na, we are now ready to apply yung ating organic fertilizer. This is the one that I'm using. It's in granulated form, pero water-soluble ito. I have already made a complete vlog about this before, kaya check nyo na lang yung previous vlogs natin. But yung 1 tablespoon of this is already good for 3.5 liters to 5 liters of water, kaya sobrang tipid niyang gamitin. So ang ginagawa ko, usually nilalagay ko siya sa container, then dito ko na lang muna siya dinidissolve para mas mabilis as compared pag ilalagay na natin siya sa 5 liters of water. Ayan, so yung 3 tablespoon is already good for 10 to 15 liters of water. Ayan siya, kaya ang gagawin lang natin is we will let it stay here for several minutes muna para mas mabilis siyang ma-dissolve. So ayan, container lang ito. It has nothing to do with the organic fertilizer that we are using. Ayan, so ang gagawin lang natin is we have to shake it properly hanggang ma-completely dissolve na nga yung ating granules. Right after, ganito na yung magiging itsura niya. And so, we are now ready to mix it dito nga sa ating
tubig na ito. So yung isang parang timba ng tubig na 10 liters of water is parang 2 tablespoon lang yung nagamit natin para dito sa 10 liters of water. Ayan. So next na gagawin natin, syempre magdidilig na tayo sa ating mga succulents. Kaya if you're gonna be using yung mga liquid fertilizers like this, make sure na talagang isabay nyo siya pag magdidilig na talaga kayo ng inyong mga succulents. So for me, na parang 1 month na silang hindi nadidiligan, it's really the perfect time na magdilig, and at the same time, sinabay ko na rin itong ating organic fertilizer para we will be avoiding yung pag-overwater sa kanila. Ayan, so ganyan lang ako mag-apply nitong ating liquid fertilizer. So it's literally just pouring it sa soil, then it will definitely be absorbed by our soil, then to the roots and to the system nga ng ating mga succulents. If we will be applying this one, it's best to apply it late in the afternoon or sa gabi, as we are trying to avoid nga yung full direct sunlight. And what I like most about this kind of fertilizer is kahit na concentrated or masobrahan yung pagtimpla natin nitong ating fertilizer na ito, it's pretty much safe to use sa ating mga succulents kasi nga yung NPK niya is only 8% and it won't really burn yung ating mga succulents pag nasobrahan tayo ng apply. And this is something that I've been using for several months na, kaya talagang matataba and malulusog yung ating mga succulents. And to those asking if okay ba siyang may apply directly sa leaves, yes, pwede naman siya. Actually, it won't really affect your plants in general. So, I also apply this sa aking mga ornamental plants. Ito yung mga parang vertical wall natin. Syempre, kailangan din nila ng extra boost sa kanila by adding itong ating fertilizer na ito. And usually, I apply this kind of fertilizer every 2 months. And when I apply it, talagang sabay-sabay akong nag-a-apply sa aking mga ornamental plants, sa aking mga succulents, para talagang minsanan yung ating application. And yes, we are done applying yung ating fertilizer. And so, siguro expect natin in the next coming months, mas mabilis pang lalaki yung ating mga succulents. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page, A Desert Succulent PH.